Ang pagkasira ng ngipin ay tinatawag na tooth decay o dental caries. Nag-uumpisa ang tooth decay kapag hindi tayo nagsipilyo at may naiwang pagkain sa pagitan ng ngipin. Dahil dito, may mga bakterya sa bibig na sumasama sa pagkain ito at magiging dental plaque o tartar. Sa katagalan ay may asido na inilalabas sa mga bakterya at ito ang sisira sa ngipin. Kapag hindi ito naagapan, tuloy-tuloy na ang pagkabutas ng ngipin. Kung maliit pa lamang ang butas ng ngipin ay pwede pa itong pastahan. Ngunit kung malaki na ang butas ay baka kailangan na itong bunutin. Habang nasisira ang ngipin, kadalasan ay inaabot ang nerve or ugat kaya sumasakit ito. Kapag lumalim ang impeksyon ay pwedeng kumalat ang bakterya sa dugo at magkaroon ng komplikasyon. Ang solusyon lamang sa sirang ngipin ay ang pagpapatingin sa isang dentista. Habang naghihintay ng appointment sa isang dentista, mayroon tayong first aid para sa tooth decay. Number 1. Pwedeng uminom ng gamot na pain reliever kung sobrang sakit ng ngipin. Ang halimbawa nito ay ang mga mefenamic acid capsules. Inumin lamang ito pagkatapos kumain para hindi humapti ang tiyan. Huwag lang itong inumin ng matagal. Number 2. Ituloy lamang ang pagsipilyo ng ngipin kahit masakit ito. Huwag iwasan ang mga masasakit na lugar dahil posibleng doon ang gagaling ang impeksyon. Dahan-dahanin lamang ang pagsisipilyo. Number 3. Magmumugamit ang maligamgam na tubig na may konting asin. Ito ay para mabawasan ang pamamaga ng gilagid. Gawin ito ng madalas. Number 4. Mag-ingat sa matitigas na pagkain. Pwedeng mabungi ang ngipin kapag gumagat ka ng matigas. Kumain muna ng malalambot na pagkain tulad ng lugaw at isda. Umiwas din sa sobrang mainit at malamig na pagkain para hindi mangilo ang ngipin. Number 5. Maglagay ng cold compress. Ang paglalagay ng cold compress sa pisngi katapat sa pananakit ng ngipin o gilagid ay makakabawas sa pamamaga nito. Ibalot ang yelo sa tela at huwag direktang ilagay ito sa pisngi. Tandaan, ang mga first aid tips na nabanggit ay temporary pain reliever lamang at hindi tuluyang makapagpapagaling sa toothache. Ang toothache ay dapat sa dentista pa rin ipakonsulta at ipagamot. Stay safe and healthy.